TFT, isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Linggo. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Unmeat. Make your favorite dishes guilt-free with unbelievably meat-free and undeniably tasty Unmeat. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. IATF, inanunsyo na magiging prioridad ang mga OFW na nakansela ang ticket para sa bayanihan flights. FIVOX, binaba na sa Alert Level 2 ang Bulkang Taal. Libo-libong mga Pinoy, lumikas dahil sa walang humpay na pag-ulan at baha. Dating Vice President Jejomar Binay, tatakbo bilang senador ngayong 2022. Manny Pacquiao at Supercar Blondie, nagkita sa Los Angeles. At para sa mga detalye, hinayag ng mga otoridad na dapat ay unahin ang mga Pinoy na nakansela ang mga tickets sa gaganaping mga bayanihan flights ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa Interagency Task Force, bibigyan nila ng prioridad ang mga airlines na kayang iuwi na ang mga Pinoy na nakabili ng tickets pero naapektuhan ng travel ban na nagsimula nitong Mayo. Pinayo ng mga otoridad na makipag-ugnayan ang mga Pinoy sa kanilang airlines kapag nagsimula na ang aplikasyon ng schedule para sa bayanihan flights mula buwan ng Agosto. Samantala, binaba na sa Alert Level Number 2 ang Bulkang Taal matapos ang ilang linggo na pag-aalboroto nito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIVOX, ito ay para makabalik na sa kani-kanilang tahanang ang may 21,789 na mga residenteng nasa evacuation centers mula pa nitong July 1. Sinigurado naman ang FIVOX na nagkaroon na ng paghina at pagbaba ng bilang ng unrest o volcanic activity na siyang naging dahilan para ibaba na sa Alert Level 2 ang Taal. At para sa mga detalye ng iba pang mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Rain Dimalanta mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.